Ayo, magandang araw muli sa lahat ng ating mga kababayan. Matagal-tagal na naman po akong hindi nakapag-vlog mga kababayan kasi sobrang busy talaga. Pero namiss ko kayo kaya for today magba-vlog tayo about sa calabash fruit or tinatawag na miracle fruit. Kasi ang prutas na to ay napakarami niyang ginagamot sa isang tao, especially marami siyang medicinal value. And then meron akong nakausap na si Kuya Luis. They are from Manila, pumunta sila dito sa mini farm siguro mga 2 years ago. And then nag-harvest sila ng grapes. And then bago siya umalis, pinakahabili niya sa akin mga kababayan kasi siya po ay master sa paggagamot through herbal. And then yung mga kasama niyang pumasyal dito ay napagaling niya. And then nag-testimony sila. Napaka-sarap pakinggan na yung mga kasama niya dito ay napagaling ni Kuya Luis. And then bago siya umalis mga kababayan ay meron siyang pinakahabilin sa akin. Yun nga po ay sabi niya, Marjon, iho, hanapin mo tong halaman na to, sabi niya. Marami siyang pwedeng magamot sa isang tao, especially dun sa mga inaayawan nila sa hospital. For example, mga stage 3, stage 2 na cancer, yung mga bukol-bukol sa katawan, or mga ano pang mga sakit ay magagamot niya. And then yun nga po, yung calabash fruit or miracle fruit, ang siya yung sinasabi niyang bunga, and then nahanap namin yun sa Lubao. Kaya for today, yun ang ating pag-uusapan kung paano siya i-take care, kung paano siya alagaan at kung paano siya paramihin, and then kung ano pang mga health benefits na pwede namin ibahagi sa inyo para pwede nyo rin mahanap itong halaman na to at matanim nyo sa inyong mga kanya-kanyang tahanan. Kaya for today mga kababayan, pupunta tayo dun sa kabilang mini farm at i-check natin yung calabash fruit kasi sabi ni Bay ay may bunga na daw siya na malaki pero alam ko hindi pa siya pwedeng harvestin. And then meron nga po pala sa ating mga kababayan, and then kung nanonood po kayo, ito na po ang ating vlog sa about sa calabash fruit or miracle fruit. Sabi niya kasi kung meron daw prutas ay pwede daw magbigay ako ng info. Kaya for today, yun ang ating pag-usapan. Kaya puntahan natin sa kabilang mini farm yung calabash fruit. Kaya tara po. Then mga kababayan, tingnan nyo po yung mga flowers nito. Hindi namin tinanim yung mga flowers na ito kung saan lang silang tumubo. Napaka-cute nilang tingnan. Pero this coming week ay maalis din to kasi re-renovate na po yung area. So yun mga kababayan, habang naglalakad tayo, merong hinog na saging dito. Hindi namin talagang sobrang busy namin sa mini store and hindi kami nakakapunta dito sa kabilang mini farm. Kaya napansin nyo, ay kinakain na po ng mga ibon. Ayan o. Kinakain na sila ng mga ibon, sayang. Pero siguro mamaya pagkatapos natin vlog, ay harvestin nito. Pero bago lahat ay samahan nyo muna ako kumain ng dwarf cavendish na saging. Sarap po to. Kain po tayo. So yun po mga kababayan, habang kumakain po ko, ito na po yung miracle fruit or calabash fruit na sinasabi. Pero yung talagang pangalan po ng punong ito ay calabash fruit. Kaya tinawag lang po siyang miracle fruit kasi parang gumagawa siya ng milagro. Once na ininom natin to 3 times a day or twice a day, ay yung mga nararamdaman natin sa katawan ay natatanggal. So mamaya pupunta tayo dun sa dulo at i-check natin yung bunga po ng ating miracle fruit. And then, information pa about sa miracle fruit. Ito ay pang mainit na lugar. And then, originally, sa aking research po ay ito'y nabubuhay sila sa Africa. And then, naparami ito sa part ng Mindanao, sa part ng Davao. And then, yung mga tao doon. And then, kung nanonood po kayo ng KMJS, and then mga ilang vlog ng ating mga kababayan, ay napahapyawan na po ito sa KMJS. Ang calabash fruit or miracle fruit na ito ay talagang napakarami niyang health benefits or medicinal value na pwedeng i-provide sa isang tao, sa mga taong may nararamdaman sa sarili. And then, isang patunay yan na si Doc LB. Yan po, si Doc LB po. Doktora LB po. Ayun ay kasama ni Kuya Luis na nagpitas ng ubas dito sa mini farm. And then, siya po ay cancer survivor din na napagaling po ng calabash fruit at nung isa pa pong iniinom niya, yun po yung ginamit niya para makasurvive siya sa cancer. Kasi ito po ay once na ininom natin yung juice ng calabash fruit ay ano po kasi yun eh, parang nakokontrol yung pagdami ng mga bukol-bukol sa katawan. Kaya, tara po.
silipin po natin yung bunga po ng calabash fruit. Medyo makalat lang dito sa dulo kasi hindi pa kami nakakapunta dito ni Bay para maglinis. Pero this coming week, sinabihan ko po si Papa na ihanap niya rin po akong isang gardener. Ayun po yung anak ni Kuya Abdul. Baka this coming week ay makakasama namin siya maglinis para dito sa kabilang area. So yung mga kababayan ko, napapansin niyo po. Dito banda ay parang nagpa-practice pa lang magbunga talaga yung aming calabash fruit. And then yung calabash fruit, mga kababayan, ay nakakatuwa siya. Kasi parang lansones siya, di ba, yung mga lansones or kamyas. Lumalabas mismo sila sa mga punong kahoy na ganito. Yan, pwede siya mag-flower dito, maglabas lang siya ng flower. Parang mga puno silang ganun na ilalabas niya lang sa pinaka-main na sanga. Yan po. Siguro kung di ko magkamali ay 3 weeks old pa lang tong calabash fruit na to. And then dito banda, mga kababayan. Alam po, meron po ako nakita kanina dito eh. Ayun. Ayan, kung napapansin nyo po yan, oh. Mga flowers nyo yan, tsaka bunga po. Ayan. Ayan po, ganyan po yung style ng flowers ng calabash fruit. Tapos dito sa kabilang banda, dito po yung malaking bunga. So yan, mga kababayan, talagang dulong-dulo po yung calabash fruit. Ayan. Ayan, kung napapansin nyo, mga kababayan, malaki pa siya sa ulo ko. Diba? So ito po hindi pa siya pwedeng i-harvest. Kasi alam ko ang calabash fruit, kung hindi siya 4 months, 5 months. Basta ganun po siya bago siya pwedeng i-harvest. And then ang pag-harvest po nito ay ano lang, gamit ang pruning shear. And then pagbubuksan natin ito, hindi natin mabubuksan na gamit lang ng ikitakin natin ng bigla. Hindi siya ganun kasi sobrang kunat po ng balat nito. Kaya ang gagamitin natin ay yung pamputol ng kahoy, yung lagari. Talagang lalagariin siya. And then yung laman niya ay kulay puti, kakayurin yon, at yun po ipinapakuluan. And then pag napakuluan natin yung katas ng calabash fruit, ay yun ay, kung hindi ko magkakamali, may color black siya. And then medyo mapakla, parang lasang red wine. And then sa isang, ano, kung magtitake tayo nito twice a day or 3 times a day. And then mga kababayan, kung meron tayong nararamdaman sa sarili, yun ay 3 times a day. So yan yung bunga ng, kauna-unahang bunga ng aming calabash fruit. Sobrang laki talaga, nakaka-amaze. Parang buko siya sa laki. Kasi nung bata ako, bago ko makita tong puno na to, around dun sa papunta sa Batchawan, Subic, Zambales, meron ako nakikitang puno. Sabi ko, every time na dumadaan po kami, mga kababayan, eh, nakikita ko yon. Sabi ko, oh, ano kayang klaseng puno yon? And then sabi nga po ni Kuya Luis, hanapin mo tong punong ito. And then sa part ng Lubao, yun, may napadaan din ako dun. Parang may napansin akong ganito, kaya sabi ko kay Papa mag-stroll tayo around doon. And then, yung ang paghahanap namin siguro more than 1 hour bago namin nahanap to. Yung Lubao po kasi mula sa Florida Blanca ay 20 minutes kung iikot pa punta doon. Pero kung dito lang, dito sa ano, sa Lubao dito, medyo magkadikit lang 10 minutes or 15 minutes. Pero yung Lubao kasi doon namin nakita. And then nung ano namin, sobrang dami niya talagang bunga na parang yumuyuko siya. Talagang hindi man sobrang tibay nito, mga kababayan, hindi siya ano, sobrang tibay ng pinaka main trunk niya, hindi siya maano. And then nung nakita namin, alam niyo po ba, mga kababayan, eh, nung makita namin yung mga bunga ng mga calabash fruit, lahat yun ay may pangalan na, kay konsehal, kay ate ganito, kay ganito, Marife, yung mga ganong pangalan, naka-reserve na daw kasi talagang hinahanap po talaga yung puno no yan. Sa ngayon po sa around ng Luzon ay sobrang konti pa ng mga taong naghahanap nito. At least meron na, dati kasi sa Mindanao lang, sabi ni Doktora, excuse me, Doc LB, talaga pinapa LBC pa sa kanya at iniinom yun kasi talaga sobrang hirap maghanap nito. And then 100% ay cancer survivor siya. And then ipapakita ko sa inyo yung conversation namin sa message para ma-inspire din po kayo, para makita nyo rin kung ano yung patotoo ni ma'am. Yun po talaga, doktora yun. Pero ito yung ginamit niyang gamot sa kanyang cancer at yung isa pa. Basta mababasa nyo rin po yung conversation namin. Thank you.
Ayun po mga kababayan, di ba nakita niyo po yung conversation namin ni Doc LV. Eh, napakaganda po talaga ng calabash fruit sa ating pangangatawan, especially dun sa mga taong nangangailangan. And then, kung tatanungin nyo po kung ano po bang sunlight exposure ng halamang ito ay pang mainit, sabi ko nga po pang mainit siya, kahit direct sunlight siya, okay siya. And then, ang dilig, siyempre pag bagong dilig, bagong tanim siya, ay everyday ang pagdidilig natin, pag medyo lumalaki, every other day. And then, pag matangkad na siya na ganito, kahit once a week na lang po yung pagdidilig sa kanya. And then, ang propagation po ng halamang ito ay through cuttings lang. So, yung ganito, putol lang tayo ng ganito. Tapos pala mga kababayan, no, palang hanapin namin pa ito sa Lubao. Ayaw talagang ibenta nung may-ari yung seedling niya kasi hindi magkamali. Nag-iisang seedling lang, tapos may tao pang nagpa-reserve ng punong yun. Sabi namin, baka pwedeng sa amin na muna ibigay kasi hindi, sabi kasi nung may-ari hindi pa daw binabalikan. Eh baka biglang daanin nung nagpa-reserve ay wala siyang maibigay. Eh nakiusap kami kasi para hindi sayang yung biyahe namin. Sabi namin ipag-propagate na lang po si yung nagpa-reserve. And then nakuha na rin po namin sa pakikiusap ay binigay din po ni nanay yung seedling ng calabash fruit. And then ito na nga siya. 2 years and a half. Yan. Sobrang laki niya na. And then mayroon na siyang nag-provide na siya ng bunga. And then for sure, itong bunga ito ay makakatulong sa mga taong may karamdaman. So, yun mga kababayan. Ulitin ko po, ang calabash fruit or miracle fruit na tinatawag ay napakaraming health benefits na ibinibigay sa isang tao. Kaya, kung meron kayong makita nito, ay pwede tayong magtanim sa ating mga bakuran and bili kayo ng seedling sa kanila. And then, yung bungang ito ay makakatulong sa mga taong nangangailangan. Si Kuya Luis po, sa tingin ko kaya talagang super effective ng kanyang paggagamot kasi tinawag siyang master sa paggagamot sa herbal. Ay yung mismong bunga ng calabash protein, hindi niya binibenta. Binibigay niya lang sa mga taong nangangailangan. So ipareserve mo sa kanya, tapos balikan mo ganito, pwede nang siyang i-harvest. Pero nung last time na nagikot-ikot kami, siguro mga 4 days ago, kasi si uncle ko, nakakalungkot man sabihin, ay meron siyang stage 4 lungs sa colon cancer sa bituka niya. And then nung bumalik kami dun sa may puno ng calabash fruit ay yung nakakalungkot lang, marami siyang bunga pero naka-reserve na lahat ng bunga ng calabash fruit. At ang inquire po, ang isang bunga ng calabash fruit ay 300 pesos. 300 pesos po siya. Then about po sa pagjujuice nito ay yun, ilalaga lang natin siya. Tapos kung napapansin niyo dito banda, talagang napakarami niya mga flowers. So may flowers na naman siya. Ayan. Sobrang dami niya magbunga. Yung iba lang nalagas ng bagyong Ulysses. So ayun po, kung magtatanong po kayo kung mayroon kaming available na seedling itong calabash fruit, ay wala pa po kaming available na seedling. Bukas na bukas po mga kababayan ay magpo-propagate kami. Through cuttings naman po ang propagation nito, hindi siya masela na paramihin. And then magiging available po ang ating seedling ng calabash fruit ay sa December 15, 1 month po bago siya maging established, or December 15 to 20. Basta mag-update din po kami sa aking Facebook, Marjan Tolentino, or Facebook fan page na Pampanga Grapes Strawberry Mini Farm. Yung Pampanga Grapes and Strawberry Mini Farm, doon po kami madalas nag-update kung may kung ano mga available na seedling or halaman na available. Kaya bukas na bukas po ay magpo-propagate kami nito, and then available sila sa December 15, 20. Sana mga kababayan ay meron kayong natutunan sa videong ito, at pwede natin kasi ito yung halamang ito talaga mga kababayan ay maraming tao nagpapatutuan na marami talaga siyang natutulungan. Parang yung damong paragis, di ba? Sana yung ating government ay meron siyang gawang hakbang para pag-aralan ang buwang ito para makahanap na tayo ng talagang gamot na one click sa cancer, di ba? Di ba? Sayang pakinggan na meron na talagang gamot kung sakaling mambigyan talaga ng pansin ng ating gobyerno na ang calabash fruit na ito ay nakakapag-control siya na hindi dumami yung mga cancer cells sa katawan.
And then parang yung damong paragis, 'di ba? Sumikat din yan. Maraming napapagaling din yung paragis. Pero sana ay bigyang pansin din ng ating government at talagang pag-aralan na itong halamang damong ito ay talagang nagpapagaling siya. Kaya ako napapansin yung mga ating mga alagang aso, pag may nararamdaman sila sa sarili nila, lumalabas sila at kinakain nila yung damong paragis or yung mga alaga natin pusa. Kasi yan talaga yung ginawa na siguro na talagang ginawa ng ating Panginoon na yan ay para sa atin, 'di ba? So dapat lang nating saliksikin at alamin kasi nung unang panahon, 'di ba, wala naman may pandemic, wala naman ganyan-ganyan, ay talagang puro mga natural lang. So in a natural way ay pwede nating makure yung ating mga nararamdaman katulad tong mga halamang nito at yung 'di ba, yan yung dahon ng malunggay ay rich siya sa gamot. So yan po mga kababayan, bali dito ko na po tatapusin ang ating vlog. Hello. Bago po tapusin ang ating vlog, nice ko pong i-shoutout si Kuya Ryan Tubera. Hello po. And then kay Danny Agpalo from USA po. Hello sir. My Life Page from Russia. Hello po. Kay Kuya Jojo Arroyo. Kay Ate Maislin. Hello Ate Maislin. Mag-ingat kayo sa Taiwan. And then kay Tita Lita Bueno from Hawaii. Hello Tita. Mag-ingat kayo dyan nila nanay. Kay Kuya Joey Santos. Kay Ma'am Winda Basilio watching from Abu Dhabi. And then kay Sir Ernesto Kalumag from Canada po. And then kay Mama Ching official from Japan, and then kay Ella Drapesa from UAE, and then pinapa-shoutout niya po ang kanyang mga anak sa Quirino Province, si Mark Jan, Mark Jacob, and then kay Ella, makikinig kayo lagi kay nanay niyo. And then kay Kuya Jethro Millar, and then kay Enan Wiseman from Nueva Vizcaya po. And then kay Kuya Ronald Marcos from Ilocos, ayan, one time po nakapasyal ako dyan sa Ilocos, napakaganda po ng area niyo. And then kay Ma'am Jocelyn Venus. Hello po ma'am. And then kay Ma'am Beatrice Madlang Sakay from Japan. Hello po. And then pinapa-shoutout niya po ang kanyang anak si Ma'am Yudin Madlang Sakay Company. So yan po. Lahat po kayo mga kababayan ay mag-iingat po kayo lagi dyan. At enjoy niyo lang po yung buhay. And then sa ating mga kababayan na nanonood and then patuloy na sumusubaybay and patuloy din po kayo mag-iingat dyan and then God bless sa ating lahat po. So yun, kung bago lang po kayo sa aming channel ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para sa susunod na mag-upload kami sa kaalaman sa pagtatanim ng halaman or farm nature, pasyal-pasyal, yung mga ganyan ay makasama po namin kayo. Muli, maraming salamat po sa inyong pananood at God bless sa ating lahat.